Magandang araw po sa ating lahat, mga junior. So, medyo seryoso po tayo ngayon sa topic natin. Ito sa, nakita nyo naman sa baba kung ano yung title natin. 5 tips upang makaiwas sa pagpanig sa COVID-19. Okay, disclaimer lang po muna. Doon po sa mga, syempre, hindi naman natin si mapipis. Yung mga judgmental. Hindi po ako nagmamagaling, guys. Sa akin lang isa, gusto ko lang naman makatulong ng kahit kaunti lang naman na para hindi tayo magpanik masyado. Kasi alam naman po natin, guys, di ba na kapag sobra tayong nagpapanik or nag-iisip tayo sa isang bagay, mas naapektuhan tayo dun sa mga iniisip natin. Di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano kahit kaunti lang naman na makaiwas tayo sa sobrang pag-iisip about sa nangyayari ngayon sa mundo natin, di ba? Or sa bansa natin. So, let's get started. Unang tips po, syempre, kailangan na natin, guys, i-divert natin yung mga attention natin. Or, gawin nating busy yung mga sarili natin sa ibang bagay. Kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw nung hindi pa tayo nakakaranas nito, ng virus nito, gawin lang natin yun. Simple lang, magagalang. For example, manood ka ng TV. Pero syempre, huwag ka manood ng mga balita. Kasi alam naman natin sa balita, wala tayong masasagap na positive info, diba? Syempre, iwasan natin manood ng mga balita. Manood na lang tayo ng guys. For example, teleserye. Kung hilig ka sa teleserye, or di kaya, manood ka ng movie. Diba? Kung hilig ka manood ng movie, yung mga love story o kahit anong gustong movie na tara, para ma-divert lang yung attention mo. Manood ka lang mga casual mong pinapanood sa TV, yung pinapanood mo araw-araw. Kahit anong sa'yo, para yung malibang ka lang. Ikalawang tip, pwede din guys sa YouTube, syempre. Pero syempre, gaya na sinasabi ko, huwag ka manood ng video sa YouTube about na naman dun sa COVID-19, di ba? Iwasan natin yun. Kahit ano yung mga pwede mong panoorin sa YouTube, Facebook, Instagram, or di kaya mag-TikTok ka, di ba? Para maaliw ka lang. Pwede ka manood ng cooking video, di ba? Kung hilig ka sa luto, sa pagluluto, pwede ka manood nun. Or yung mga, kung hilig ka sa mga history, pwede din, manood ka nun. Makeup tutorial, or kahit anong uri ng tutorial, maraming uri ng tutorial yung pag-makeup or kahit anong staff nila ng mga ginagawa, diba? Marami yan. Third tips, gawin yung mga ginagawa mo araw-araw. Ano ba yung mga ginagawa mo araw-araw before pa nangyari ito? For example, pwede kang maglinis ng bahay. Pwede kang maglinis ng bahay naman. Kung hilig ka maglinis, diba? Syempre, nakakatulong din yun, diba? Kasi kapag malinis yung bahay nyo, syempre, malayo kayo sa sakit. Kumbaga yung environment nyo na magkaroon ng contamination, diba? Sa hangin or saan man. Diba, mas maganda yun. At saka, nag-i-enjoy ka pa. Nadadivert pa yung sarili mo, diba? Or pwede kang maglaba. Kahit yung mga labahin ng kapitbahay mo. Hindi, joke lang. Pwede kang maglaba, guys, kung wala ka talagang ginagawa, diba? Pwede mong gawin yun. Or magluto. Kung hilig mo nga magluto ng mga pagkain, syempre yung masustansya, yung mga gulay, syempre ganun. Para alam mo yung may ginagawa ka lang. Pwede ka rin makipaglaro sa mga kapatid mo or sa mga anak mo, pwede yan. Pero syempre, huwag sa labas. Kasi bawal tayong lumabas eh. Doon, kahit dyan lang sa bahay, maglaro lang kayo. Or pwede ka rin maglaro ng video games. Kahit anong mga ginagawa mo. Pwede ka rin magbasa ng libro. Yung mga hilig mong libro. Kahit pocketbook, kahit anong libro. Basta hilig mo. Or kung may project ka sa school, yun yung gawin mo. Diba? Or di kaya mag-advanced study ka, diba? Maganda yan. Magandang gawin yan. Fourth tip, guys. Siyempre, gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Or yung mga hilig mo. Or yung talent mo. Kasi, diba, pag ginagawa mo yung bagay na gusto mo,
hindi mo namamalayan yung oras. Hindi mo namamalayan na masyado ka na palang matagal na nagbabadun sa ginagawa mo. Pero hindi mo namamalayan kasi nga, nag-enjoy ka. Gusto mo yung ginagawa mo. Love mo yung ginagawa mo, diba? Ito yung gawin yung, kung hilig ka mag-drawing, syempre magpipinta ka. Yung mga nasa sa loob mo, pinta mo. Magpinta ka lang na magpinta. Yan. Pwede yan. Pwede mong gawin yun. Or kung hilig ka naman sa music, pwede kayo magkantahan ng pamilya mo, kapatid mo, mga anak mo, or kung sino mo yung makabila sa pamilya. Diba? Pwede nyo gawin yan. Walang masama doon. Diba? Tapos kung mahilig ka naman sa sayaw, diba? Pwede kayo magsayaw. Sa TikTok, magsayaw kayo. Pwede yun. Walang masama doon, guys. Sobrang nakaka-enjoy yun. Kung talagang hilig mo yun. Or kung di mo naman hilig, pero gusto mong gawin lang, pwede yun, diba? Walang ano sa trip mo eh. Sayo-sayo yan. Ikaw bahala dyan. Buhay mo yan, diba? Gusto mo yan. Tsaka, pwede ka pag mahilig ka naman sa vlog. Gaya na itong ginagawa ko. Pwede ka mag-vlog. Pwede ka mag-vlog nung kanta. Nung sayaw. Or kahit ano, yung pagluluto, iba-vlog mo yan. Wala. Pwede mong gawin yan. Kasi, gusto mo yan eh. Diba? Tsaka na, nag-e-enjoy ka dyan. Na nadadivert yung isip mo dyan. Kaysa naman sa mag-isip-isip ka lang kung ano, diba? Pwede ka rin mag-exercise. Diba? Siyempre sa loob ng bahay, guys, ha? Kahit di na kayo mag-gym, kahit yung mga DIY na ano lang, push-up ka dyan, or di kaya mag-yoga. Kung mahilig ka sa yoga, diba? Or kahit anong exercise na gusto mo, pwede mo yung gawin. At least, lumalakas pa yung resistensya mo, nag-i-enjoy ka pa sa ginagawa mo, diba? Why not? Or, yun nga, kung mahilig ka rin sa kanta, kung mahilig kang gumawa ng kanta, pwede kang gumawa ng kanta ng kahit saan patungkol sa pag-ibig, diba? Yung mga walang forever mong pag-ibig. Joke na. At syempre, guys, ang pang-last na tip ay yung prayer. Syempre, di mawawala yan. Di mawawala yan, guys, ha? Kasi walang mas makakaligtas or magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Diyos. Siya lang makakapagligtas or makakapagsabi sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Di natin wawalain yung pag-aana dyan. Di natin wawalain yung dasal. Kasi napaka-importante niya. Sobra-sobrang importante ng dasal sa atin, di ba? Kaya magdasal lang tayo. Kasi siya lang yung nakakasagot sa mga katanungan natin. Kaya, ayan guys! So, yan nga yung limang tips para kung paano natin maiwasan yung sobrang pagpapanik about sa COVID-19. At sana nagustuhan nyo. Or kung nagustuhan nyo man, pwede kayong mag-subscribe sa baba. At pwede din kayong mag-like kung gusto nyo lang naman, guys. Pero kung hindi, okay lang din. Nasa inyo yan. Salamat po sa panonood. And